Magandang magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Pero bago po ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pati pinutin lang po yung subscribe button at saka yung notification bell para ma-notify kayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Ang una natin tatlakay ngayon ay tungkol po kay Bamban Mayor Alice Guo, na ang sinasabi po ng NBI ay pareho ang kanyang fingerprints. Ito ang sinabi ni Senator Hontiveros matapos kumpirmahin ng National Bureau of Investigation na magkatugma ang fingerprints ni na Mayor Alice Guo at Guo Huaping. Ang ibig pong sabihin, they are the fingerprints of one and the same person. Kumpirmado naan niya na isang peking Pilipino si Guo. Kinukumpirma nito ang pinaghihinalaan po sa lahat ng panahon. Peking Pilipino si Mayor Alice, or should I say Guo Huaping, sa isang Chinese national na nagbalat kayo bilang Filipino citizen para mapadali ang mga krimen na ginagawa ng Pugo. Yan po ang pahayag ni Senator Hontiveros. Napakalaking insultoan niya ito sa mga butante ng Bamban, sa mga institusyon ng gobyerno at sa bawat mamayang Pilipino. Mabuti naman po at talagang mabilis ang pakikooperate ng NBI na si Director Jaime Santiago, mga kababayan. Ito na anya ang pinakamabigat na ebidensya para palayasin na sa pwesto si Guo. Salamat po sa NBI, sa pamumuno ni Director Jaime Santiago, sa mabilis nilang pagkilos na nawagan ako sa opisina ng Solicitor General na bilisan ang pagsasampa nito ng co-warranto laban sa kanya o laban kay Alice Guo. Dapat mapanagot siya sa lahat ng krimen na ginawa niya at ang kanyang puguhab. Dagdag na sinabi ni Senadora Hontiveros. Ang paghahayag na ito ay hindi ang wakas. Guo Huaping, sa lalong madaling panahon, malalaman namin ang buong lawak ng inyong panlilinlang. Magpapatuloy ang aming investigasyon sa Senado. Magkuhukay tayo ng mas malalim at hahanapin ang mga sistematikong ugat ng problema sa Pugo. Yan po ang pahayag ng Senadora, mga kababayan. Ang isa pang balita ngayon ay bagong Defense Secretary i-aanunsyo ngayong Linggo. Yan po ang pahayag ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. May napil na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagong kalihim ng Department of Education kapalit ng nagbitiyo na si VP Sara Duterte. Sinabi ni President Marcos na i-anunsyo niya ito bago matapos ang Linggo. I would like to be able to announce the appointment of the DepEd Secretary by the end of the week. Yan po ang pahayag ni President Marcos Jr. Hindi rin anya dapat na iwanang bakante ang DepEd dahil napakahalagang departamento ito. Bakit kayo nagugulat? We cannot leave it open. Importante yung trabaho nila. We cannot just leave it like that, na nakatiwangwang na walang secretary. Kaya't minamadali ko lahat. Bigyan nyo ako ng maraming pangalan. Ano gusto natin? What do we need? Tingnan natin ang mabuti. Where is the status of the DepEd? What is now required? Ano pa ba yung kailangan gawin? So what do we need? Do we need an educator? Do we need an administrator? Yan ang pahayag ng Pangulong Marcos. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na wala namang ibinibigay na rason si VP Duterte sa kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng DepEd at pagiging vice chairman ng NTF-ELCAC. She said, wag na lang natin pag-usapan, so I did not force the issue.
Well, we have to carry in, and the Department of Education is quite possibly, arguably, the most important education, because education is that important. So no matter the changes of leadership in the department, we'll have to carry on. Yan po ang pahayag ng Pangulong Marcos. Ating pong matandaan na naghain ng resignation letter si Duterte noong July 9 or June 19, 2024. Mga kababayan, so tingnan natin kung sino po ang ipapalit ni PBBM na magiging kalihim ng edukasyon sa bansang Pilipinas. So yan lang po mga kababayan, salamat sa inyong pakikinig at salamat sa inyong pagsusubscribe sa George R. Vlogs. Magandang araw sa ating lahat.